Hi, hello. My name is Marlo. Isa po akong civil engineer, real estate appraiser, and at the same time, trader. Bali, nag-trade din po ako sa stock market pag may time. So, bali, meron po ako dito, Engineering Excel Trading Program. So, ito pong Excel na to is para lang sa isang stock. Isang stock lang. So, alam niyo yung stock code niya. Buy, tapos tsaka sell. So, bali marami akong Excel na ginawa. Depende sa laro na gusto nyo. Depende sa sitwasyon na gusto nyo. So, ito yung pinaka-basic sa lahat na ginawa akong program. So, ang assumption po dito is marunong po kayo ng technical analysis, fundamental analysis, marunong kayo magbasa ng candlestick, marunong po kayo magbasa ng mga indicators, yung mga moment niya kung tataas ba o yung momentum kung tataas ba o bababa yung ano. So, yun po yung mga assumptions dito. So, isa pang assumption, syempre yung may pangbili kayo ng ano, may buying power kayo. So, bali dyan, yung buy, dyan yung shares, tapos market prices, kung magkano mo siya bibilhin, tapos yung average price niya, tapos yung actual capital mo dun sa isang stock na binili mo. So, sell naman, andyan yung sell, tapos yung total shares niya, tapos yung market prices, kung magkano mo siya ibibenta. May tatlo kang options. Tapos yung gain-loss niya. Dalawa yung gain-loss, so na kinonsider ko. Yung may fees, tsaka yung walang fees. So, explain ko sa inyo mamaya kung ba't dalawa yan. So, basically, doon muna tayo sa straight. Sa straight explanation kung paano ko ito paganahin. So, ang nilalagyan lang dyan is yung ano, yung kulay brown na may kulay puti. Yung mga kulay blue, wag nyong pansinin, nakalock yan, nakalock lahat yan. So, kahit anong edit nyo dyan, hindi magagalaw yan. So, let's say, ang napili nyong stock code ay si X. So, yan, XX. Gustong-gusto ko si X eh. Yan. Okay. Tapos, yung ano, yung price niya, let's say piso. Piso yung sa bibili. So, sa 1,000 shares, so ito yung average price nyo. Yan, 1.02 something. Tapos yung actual capital nyo is 1,000. Tapos, let's say, bumagsak si X ng from piso, bumagsak siya ng 0.8. Tapos, gusto nyo bilhin ng 2,000 shares. So, ito yung average niya. 0.8817. Tapos, bumagsak siya ulit ng 0.5. Tapos, syempre, may buying power kayo. Kagaya na sinabi ko sa assumption, bumili kayo sa 5,000 shares. So, ang average price nyo na is 0.646. Yan. Tapos, ang actual capital nyo ay 5,100. Tapos, ang total shares nyo na ay 8,000. So, nung after niya mag 0.5, bumagsak pa siya ulit ng 0.4, let's say 0.4. So, bumili kayo ng 6,000 shares. So, ito yung average price niya. Okay. Tapos, kung bumili kayo ng 0.4, bumagsak pa siya ulit ng 0.2. Tapos, feeling nyo, yan na siya tatalon. So, nilakayan nyo na yung shares na pinili nyo. 10,000 shares na. So, feeling nyo kasi sa point from point 2, yung price is aangat na siya. So, may average price kayo ng 0.406. Tapos, ang actual capital nyo is 9,500. So, ang total shares nyo is 24,000. So, let's say from point 2, ang average price nyo na is 0.4006. So, from 0.4006, ibibenta nyo siya ng 0.5. Okay? O kaya 0.6. Okay? Tapos dito, 24,000. Bakit dito, hindi siya nag-automatic? Kasi dito, ginawa ko yan, sinadya ko yan kasi kung gusto nyo mag-partial selling yan. Kasi ayaw nyo, ano, yung kalahati lang yung ibibenta nyo, imbis na 24,000, 12,000 lang yung ibibenta nyo, 12,000 shares lang. Tapos 0.5, ayan.
Oh, so negative. So negative siya. So malamang hindi nyo siya ibenta dyan. Diba? So let's say 20,000 shares lang ibenta ng ano nyo. Yan. 20,000 shares lang. Yan. Tapos 0.5 nyo siya ibenta. Yan. Kaya may isang panel dyan na hindi automatic. So regardless itong isa, so dito tayo sa dalawa. So ang total shares mo is 24. Pwede mo siyang, which is, pag ibenta mo siya ng 0.5, ayan siya. Tapos yung isa naman is 0.6. So ayan yung kikitain nyo. So napapansin nyo is magkaiba siya. Yung gain loss niya pag may fees. Dito tayo sa 0.5. Nung binenta mo siya ng 0.5, 24,000 shares nung binenta mo siya nun, ang naging gain loss niyo is, ang naging gain. Kasi pag red yan, ano yan? So, ibig sabihin, pag kulay red yan is, ano yan? Ibig sabihin, loss yan. So, sa 24,000 shares, binenta nyo siya ng 0.5. So, 2,279 yung gain nyo. Pag walang fees. Pero pag pag may fees, sorry. Pag may fees, 2,200 plus. Pag walang fees, 2,392 yung ano yun. So, may difference siya. So, kaya ako ginawa yan, ganito kasi yung scenario niya. Let's say, 0.5 siya. Gawin natin 0.45 to. 0.4. Okay. Yan. Ayan yung difference niya. Okay. Which is, pag may fees siya, kala nyo is negative kayo, pero ang totoo niyan is may gain kayo. So, ginagamit ito ng mga height. Ante, napaka-importante nito eh, kasi may, kung nakita nyo sa computation natin, maliit lang yung capital. Pero pag malaki na yan, ibig sabihin, malaki na yung difference. So, kaya dalawa yan. So, kala nyo negative, pero positive pala siya. Yung totoong ano nyo. Nag-gain pala kayo. Kaya dalawa yan. So, sa may fees, tsaka sa walang fees. Okay. So, ito yung 0.6 kung ibibenta nyo siya ng 0.6. At may kitain nyo 4,657. Tapos, pag walang fees, 4,771. So, may difference siya. So, ginawa ko itong panel na to para at least maging basis nyo sa, ano, sa computation nyo. Just in case man na medyo maipit yung stock nyo, alam nyo kung mag-a-average kayo. So, tula dito, kung nakita nyo sa 0.2, let's say itong 0.2 na to, ito na yung pinaka, ano, ito na yung pinaka support niya. Kumbaga, doon na siya babagsak. I mean, yun na yung pinakasagad niya. And, alam nyo, aangat na siya doon sa 0.3, 0.4, 0.5. So, dito sa number of shares na 10,000, instead of 10,000, matatansya nyo kung magkano shares yung bibili nyo. Okay? Let's say 20,000. Parang 10,000. Ayan. Alam nyo, aangat na siya ng 0.3, 0.4. Or kung alam nyo, aangat na siya ng 0.3 to 0.4 to 0.5, ganyan. Ibig sabihin, parang 0.2 na support na price. Gagawin yung 30,000. Ayan. Na-anticipate nyo yung average price. Kung magkano magiging average price nyo, if magdagdag kayo ng shares. So, kung feeling nyo, talagang sad-sad yung 0.2 yun, so, gagawin nyo na itong 50,000. Yan. So, 0.27 yung average nyo. Eh, sa nakikita nyo sa technical analysis nyo is 0.3, 0.4, 0.5 siya aangat. O, di ba? So, let's say 0.5 dito. 0.5 or 0.3 to 0.5. O, ayan. Ma-anticipate nyo yung ano nyo. Yung gusto nyo kitain. O, okay? So, actually, yun yung straight. Okay? Straight approach dun. Pero ang totoong kwan yan, ang totoong sense niyan, ganito ko yung ginagamit. Ganito ko siya ginagamit. Let's say, sa 1,000 shares, let's say, sa technical analysis ko, nasa 0.1 siya. Ay, nasa 1 peso. Yung support. Tapos, ang alam kong iaangat niya is 1.5. Yan yung alam kong iaangat niya. So, let's say 10,000 shares yung bibiling ko. Yan.
10,000 shares yung bibili ko. So yan, makatanggap ko yung kung magkano yung kikitain ko sa technical analysis ko. So kanina, pinilapan ko muna itong mga buy bago ako nag-ano sa sell. Ngayon, kumbaga sinasabi ko sa inyo kung paano ko ito talaga ginagamit is parang unang bili ko, yung una kong bili, yung support, tapos yung na-anticipate ko na resistance na kung saan siya aangat. Sa 1.5 for an example, at least matatansyo mo siya. Kung bumagsak man siya, say bumagsak siya, 0.2. Okay? 0.2 siya bumagsak. Yung price from 1 peso. Diba? Ma-anticipate yun na agad kung magkano magiging average price nyo. If ever, bumili kayo in a certain number of shares. Let's say, 50,000 number of shares. Ma-anticipate yun na. So, let's say, 0.33. 0.33 magiging average price nyo. So, feeling nyo, mas aangat siya dun. Mas aangat siya sa 0.33. Diba? So, bibili nyo na talaga yan. Diba? So, pero kung hindi pa, dito siya angat sa 0.33 yung ano yung price ng market base sa technical analysis nyo. So, ang gagawin nyo, antayin nyo pa siya sa point, let's see, parang ano yan, 0.2 from 0.15 o 0.29. Tapos, let's see, from 0.29 na average nyo, aangat na siya ng mga 0.3 ganun, papataas, diba? Kumbaga, ma-anticipate na siya. Okay? So, ang assumption nga ulit dito is marunong kayo ng technical analysis, marunong kayo ng fundamental analysis, may buying power kayo, marunong kayo magbasa ng candlestick, tsaka ng mga indicators. So, ginawa ko itong Excel, pure computation lang to. So, mas ma-appreciate nyo ito pag nag-i-stack kayo actual. Nag-i-stack, tsaka nag-trade kayo sa trading, sa stock market. So, maraming salamat po. Sana nagustuhan niyo itong simpleng engineering Excel trading program ko. At marami pa po akong mga ganito na which is sa iba't ibang sitwasyon niyo pwedeng gamitin. Pero ito po talaga yung pinaka-basic na pwede kong maipakita sa inyo. So, ginagawa ko ito ng paraan para medyo ma-i-upgrade ko pa. So, marami pa akong gustong gawin dito. Okay, maraming salamat po. Thank you. Good luck.